Guys, ayun o. Yung aking sinampay. Good afternoon. Magbigay tayo ng update. Tungkol kay... Hindi pala update. Kay FLM. FLM. Kasi, ang daming ano, diba? Ang daming lumabas na mga kalaban, mga paninira, at... Hindi natin alam kung ano yung tunay at totoo. So... Ang gawin na lang natin is tignan naman natin yung pulso ng bayan. Hindi yung puro yung komentos nyo lang. Tignan natin kung ano yung mga sinasabi ng mga komentos tungkol kay... Kasi nakakadagdag din to ng informante, di ba? Ng informasyon. So, ito. Basahin natin. Sabi ni Agnes Pabingit, people are crazy only watching the mistakes. Not the good written, judging people, I even no more evidence. Francis Leo Marcos only helping the poor people, he's not doing the wrong way. He's a good man. That's why people are crazy, that's why I'm not understanding people in our country, only hitting each others, fighting and jealous. Only God knows, wala nang iba. Tama ka. Sabi pa niya, remember our life is too short. The people now are always judging someone and that is very wrong. And that's a sin because our God said, the Bible don't judge other. If you judge someone, I will judge you. So, don't hate someone. FLM, from the start, of the pandemic, he had to support poor people, and he is a good Samaritan. I salute him. God bless FLM. Keep safe, stay healthy. Praying for you. Sabi pa kanina ng isang vlog, masaya daw ngayon sa FLM. Nakakain ng maayos. At maganda ang kanyang pangangatawan. At tungkol dun sa asawa niya, yung Japonesa, pupunta daw sa Pilipinas, kukuha daw ng mas magaling pang abogado bukod dun sa limang abogado niya. Ay, sini alcohol. And, sabi niya, thank you very much. Please, sa mga supporters ni FLM, huwag po kayong magsawa, ipagtanggol natin at ipagdasal natin siya. Talagang mga demonyo, mga kalaban ni FLM. Walang mga puso. Devi, nasa loob ng puso nila ay kahit tayo mga nahihirap, ipagtanggol natin si FLM. Huwag kayong magsawa sa pagsuporta kay FLM. God bless. Mamamatay din ang mga taong mabubuhay sa kasinungalingan. Sabi naman ni Maybelline, sila yung mga kampo ni Satanas na ipinakalat dito sa lupa. Si FLM ang sugo ng Diyos. Siya ay tulad ng buhay ni Jesus na hinusgahan, sinintensyahan at walang sala. Ganyan ang nangyari ngayon. True, pinagkakitaan din nila ang pangalan ni FLM. Kasi halos lahat ng mga pages ng FB, name at picture niya makikita mo. Di mo na alam ang mga basher at supporters. Nagkalat na ng sobra ng dami. Watching from Saudi naman, sabi ni Mirna, laban lang FLM. Magtatagumpay ka pa rin sa mga Satanas, hindi magtagumpay. Marami kang supporters, maraming nagdarasal para sa iyo. Maraming salamat sa pagbabalik mo laban kay FLM. Si Kabisi. Mahal na mga maraming tao, God bless you more and FLM and Kabisi. Makakalabas ka rin FLM sa mga demonyong hindi makatagumpay. Si Kabisi kasi tao to ni FLM eh. Diba? Tapos hindi na siya nagpakita nun. Welcome back, Kabisi. Saan naman walang iwanan? Ikaw nga, solid supporters no FLM. Lalo na ikaw ay kasangga niya. Thank you sa pagbabalik mo.
paano kasi kung di dahil sa mga dilawan, mayaman na sana ang Pilipinas. Kaya ang matagalan na nahimik si Marcos, eh nakatapat niyo si Marcos, lumabas na ang katotohanan. Ano sabi last will ni Marcos? Bigay ang siyam tulinada na ginto sa Pilipinas. Basta buksan lang ang Eneheya sa kabataan. Anong sagot ni Cory? Hayaan magdusa ang mga tao sa Pilipinas. Kaya mahigpit nilang pagsalitain si FLM at pinahuli dahil ayaw nilang maglalabas ang katotohanan. Kabise, if you know you're not doing any wrong, don't be scared because God is always watching people who are good. Alam nyo, minsan, kung sino pa yung gumagawa ng tama at saka yung gumagawa ng maganda, siya pa yung napapasama talaga minsan. Kahit na yun, alam nyo yung talagang nakakaano na lang, nakakapanlumo, di ba? Always remember, and mga taong kampo ng kadiliman ay pinapalabas din nila na bibig na ang ngalan ng Diyos para gawain ay puro kadimonyohan. Huwag kang matakot sa iyong pinaglalaban. Tinatakot nila si Kabisi. Bibigyan ko kayo ng balita. So ito yung dahilan kung bakit si Kabisi ay biglang nag-disappear. Ano to eh, nakita ko na tong video na ito ni Kabisi. Huwag na natin pakialaman, baka mga CPR pa ako. Sabi nila, si Mayo daw uuwi na ng Pilipinas para makita sa FLM. So, hindi totoo na hindi na mahal ni Mayo si FLM. Hindi totoo yung mga sinasabi ng isang nag-interview sa unang asawa ko ni FLM. Na ano, mayroon pa sinasabi, unang asawa ni FLM is katulong daw. Eh bakit yun lumabas, hindi naman katulong, nagmamayaman. Kaya talagang nakakapagtaka. Nakakapagtaka yung kung sino ba talaga, kung ano ba talaga yung totoo. Dapat naman sabihin nyo. Sabihin nyo lahat ng yung kung ano talaga yung totoo. Diba? Wag naman yung tinatago nyo. Kasi, at saka, actually, ano na yan eh, personal life ni FLM. Bakit pa natin kailangan pakialaman? Bakit pa ba natin pinapakialaman yun? Mga dudong, mga inden, sakit nyo sa bangs. Diba? Ang point lang dito is nakatulong siya, mahal siya ng Pilipino, at marami siyang nagawa para sa Pilipino. Kung may nagawa man siyang masama, hindi ba pwedeng itama yun? Bakit kailangan manghusga tayo? Hindi natin siya hayaang husgahan ng kung sino man. Bakit kailangan na gagawa pa tayo ng issue, maraming salitain? Bakit ganun? Hindi kumita si Lenzy Lawan, yung mga pinalabas yung mga trolls. So, itong si FLM, siya yung pinakamalakas, kaya siya yung bonggang-bonggang tunog na tunog ngayon, di ba? So, kaya yun siya yung pinapalabas mo. Pero wag na natin siraan yung mga personal life niya. Kung may problema siya, kung may kaso siya noon pa, kung mayaman siya man o hindi, kung membro man siya ng sindikato o ano, siya na bahala dun. Wag na tayong makialam dun, di ba? Alam nyo, kung hindi tatakbo si FLM, panigurado 101% kung sino man ang kanyang i-endorse bilang pangulo, bilang senador, bilang mayor, 101% panalo. Diba? At saka, ito yung ano, yung mga kaaway ni FLM. Ano bang ginagawa sa inyo ni FLM? Kung ano man yung pangalan niya, bakit hindi, yun, isa pa, bakit hindi nagkaso si NSO? Bakit hindi nagkaso ang sa passport? DFA? Ibig sabihin, alam nila na okay yung mga documents ni FLM. Bakit walang kasong lumabas? Sagutin nyo nga yun.
Bakit kayo lang yung gumagawa ng kaso-kaso na yan? Bakit yung mga ahensya na yun wala? Bakit walang lumalabas na testigo or kaso or walang nagrereklamo? Bakit walang update si NBI? Bakit walang pumupunta doon to file action against him? Bakit walang taong humahabol sa kanya hanggang ngayon? Bukod doon sa lamesa, ay sa salamin na kinasuhan siya. Bakit wala? Bakit wala? Sagutin nyo. Diba? Kaya tumigil na kayo, bashers. Tigilan nyo na sa FLM. Diba? Hindi kayo naawa sa... Sa bagay, ginawa niya siya ng kulungan, pinunta niya sa kulungan. Pasalamat siguro siya kasi mas lalo siyang sumikat. Second, nakapagpahinga siya. Pangatlo, nakakain siya ng maayos. Kasi nung nasa labas siya, pagod na pagod siya. So parang ginawa niya siya ng quarantine. Diba? Well guys, ganun talaga ang buhay. Sana FLM, makalabas ka na. At sabihin mo sa amin yung totoo para hindi kami nalilito. Sabihin mo sa amin yung totoo kung sino ba talaga yung una, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima ang asawa mo. Natural lang ang parami ng asawa. No? Ganun talaga. Ang gwapo-gwapo niya. At saka kung wala yung pera, shku, tigil nga kayo, girls. Kung wala yung pera, tapos sabihin nyo, pangit pa. Papatulan nyo ba? Mga kaleko yung mga babaeng to na kung sino man yung ini-interview by phone, makapanglait ka, girl. Maganda ka nga, pero sigurado ka, hindi kayo mamantong about kay FLM, sigurado ka hindi kanya binabayaran. Chika. So, yan lang guys. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ito pa yung Mom Shilay. Maraming pong salamat.